Okay, so siguro pwede na tayo mag-start. Magbibigay lang ako ng konting background no sa product, especially yung mga nag-attend ngayong gabi na mga bago. Pero karamihan sa nag-attend is mga ating mga leaders sa CHC AgriTech. So before that, by the way, my name is Ramos Adjarani. Ako po yung kumbaga nagsimula ng team na ito, Luzon, Visayas and Mindanao. Itong CHC AgriTech, especially yung team natin, no, Team Rancher Philippines, ako po ang pasimuno ng grupo. So ako naman ay nagsimula noong 2018 dito sa CHC AgriTech. 2018 po, so bibilangin natin 18, 19, 20, 22, mga almost 3 years. Kaso lang, hindi masyado ito na market ng maayos dahil sa nagkaroon tayo ng pandemic noong 2019 nata yun, no? So 19 to 2020. So hindi masyado ito na i-promote ng massive promotion kasi nang dahil sa pandemics. But dahil sa tulong na rin ng Zoom meeting ng ganitong klaseng mga presentation, kaya lumaki pa rin yung grupo, lumaki pa rin yung organization natin. So kaya ako po ay nagpapasalamat sa ating mga leaders na patuloy pinopromote po yung ating mga CHC AgriTech product. So ano po ba itong CHC AgriTech? Sa mga bago po, ito pong CHC AgriTech ay isa Japanese technology. So Japanese technology po ito dahil po yung may-ari po ng ating technology ay isang Japanese doctor na si Dr. Tetsu Kamikawa. So ang focus po ng AgriTech ay sa agrikultura po, no? Sa agrikultura at meron din tayo sa waste management, no? Ayan. So what is CHC AgriTech? Okay, sa karamihan para mas alam po natin, CHC AgriTech is a Japanese technology with an all-natural combination of effective beneficial microorganism. So yung laman ng ating product po mga ka-agri ay mga microbes or bacteria. So ikaklaro ko po, yung ating product po ay hindi po siya category as fertilizer, no? Yung like NP, yung like mga 14-14 complete. So ikaklaro ko po, yung ating produkto po, yung laman po ng ating produkto ay mga beneficial microorganism. Pero ang good news po itong technology, pag sinabi natin mga beneficial microorganism or good bacteria ang tawag natin sa iba, mga good bacteria and good fungi, ay ito pong ating technology may kakayahan po siyang gumawa ng sariling fertilizer. Okay? So yung tulad po ng mga NPK na narinig po natin, nitrogen, phosphorus, potassium, yan po ay mga fertilizer. So kaya po sa product po natin, hindi nyo makikita sa likod na meron siyang NPK na nakalagay. Nitrogen, phosphorus, potassium, wala po siyang nakalagay. At iba pang mga mineral sa likod ng product natin. Hindi po gaya po ng ibang fertilizer na naririnig po natin, like yung mga organic fertilizer, meron po nakalagay. Sa atin po wala. Kasi yung technology po natin ay ginagamit po natin is beneficial microorganism. So mamaya, pag-uusapan natin ano po yung main function, ano po yung ginagawa ng beneficial microbes sa agrikultura. So yun yung dapat natin maintindihan. So beneficial microorganism that delivers dramatic impact and sets new standard in agriculture and waste management. Actually po sa buong mundo po ngayon, ito na yung pinag-uusapan ngayon sa agrikultura, yung ating mga microbes. Kasi yung main problem po natin sa agrikultura is yung soil. Yung problema po natin yung lupa talaga. So kailangan na po ma-address natin na mapaayos or maibalik yung ganda ng lupa or else magkakaroon po tayo ng malaking problema sa agrikultura. At nangyayari na po yan ngayon. Marami na pong farmer nagrereklamo na hindi na maganda ang kanilang production or harvest. No? Dahil po ay kahit po nag-aabono silang ng marami, kahit po nag-a-apply sila ng mga synthetic fertilizer, kahit po nag-apply sila ng mga insecticide, pesticide, pero nagkakaroon pa rin talaga ng malaking problema sa harvest, no? It is because yung ating lupa ngayon ay yun yung nagiging problema. So sabi nga nila, kahit daw gaano kaganda yung ating mga seeds, semilya, kahit gaano kaganda ang fertilizer na nilagay mo, pag yung lupa is depleted, sira na, hindi na rin talaga maganda yung magiging resulta. So, and good news, we are here, no? We are here, the CHC AgriTech team is focusing on helping farmers para mapaayos natin yung lupa para hindi na po sila magkakaroon ng malaking problema. So, yan. So, ang problema po natin ngayon ay lupa, no? So, pag-usapan natin lupa.
Dito kasi sa Pilipinas, kung makita nyo sa mapang ito, ang Philippines po, kung mapapansin yung kulay, is very degraded soil. So, bilong na po tayo sa very degraded soil. So, ibig sabihin, wala ng minerals ang ating kalupaan. Lupain ngayon, it is very true because dahil sa pag-apply po natin ng maraming chemicals. So, dahil po sa pag-utilize po natin ng napakaraming abono, kaya po nasisira ang lupa, pag-utilize din po natin ng maraming insecticide, pesticide, kaya po nagiging degraded na ang lupa. So, yun ang main problem. So, ang question, paano ito ibabalik? So, yun yung good news. And our product is focusing sa soil. So, kaya po, maganda po ang business na ito. Kaya po, maganda ang market na ito dahil ang solusyon ng mga farmer is nasa atin. Hindi naman totally 100% nasa atin, pero isa sa mga product po natin yung makaka-address ng problema nila. So, yun yung maganda, no? So, okay. Ito yung mga negative effects of conventional farming or the excessive use of inorganic fertilizer. So, ito na yung sinasabi ko. Pag sobra-sobra na ang ginagamit natin ng mga chemicals. So, ang nangyayari, number one, yun na. Deflate na ang soil nutrients. Kaya po, ang farming po ngayon is mas maraming ginagamit na abono. Kasi pag hindi sila mag-aabono ng marami, hindi na po sila makakaanini ng marami. So, ang problema ngayon, mahal na po ang abono. Mahal na abono. So, umabot ng 2,000 plus. Yung iba, nag-3,000 na daw. So, iba-ibang presyo. Iba-ibang presyo sa iba't ibang lugar. So, kahit sabihin na natin 2,000 plus mahigit ang isang sako ng mga minerals o mga abono, kung gagamit naman sila ng 8 to 10 sacks, umaabot po ng 20,000 mahigit ang kanilang gastos, no? Sa isang hektarya. Sa abono pa lang yan. Hindi pa kasama yung mga insecticide, pesticide. So, hindi na po kakayanin ng farmer yan. So, yun yung magiging problema nila. So, ang good news, timely rin, no? Timely, andito po tayo, na ma-address po natin yung paggamit ng maraming abono. So, kasi pag gagamit po na ang technology natin, is mapababa po natin yung kanilang usage of synthetic fertilizer by 50%. So, dahan-dahan po yan, 50% hanggang sa 100%, pwede natin tanggalin lahat yung ginagamit nilang mga chemical fertilizer. So, pero may transition po yan, no? Sa umpisa 50%, siguro sa next cropping 70%, next cropping 80%, 90% hanggang sa totally kaya na ng lupa mismo ang mag-provide ng mga minerals sa soil. So yan po yung goal natin, no? Objective natin na mapababa yung gastusin ng farmer at mapaangat natin o mapataas natin yung kanilang mga harvest. Diba? Okay yung mga ka-agri. Napaka-okay po yun. So, isa din sa mga problema, ang lupa ay acidic. Pag acidic ang lupa, magiging problema po ito sa absorption ng nutrients. Kahit gaano po karami ang fertilizer na nilagay niyo sa lupa, hindi na po yung kayang i-absorb ng mga plants. Kasi bakit? Nabablock po ng acid. Karamihan po ng lupa po natin dito ngayon sa Pilipinas, nasa 5 below na po yung pH level, 5 below. Kasi ang normal pH level is kailangan po natin umabot ng 6.2 to 7 pH. Yun po yung kailangan natin ma-reach na normal pH para po lahat po ng mga nutrina na nasa soil is ma-absorb po ng plants. So pag below 5 po yan, ibig sabihin yung absorption din ng nutrients is nasa 30%. 40% below. So, ang nakakatakot po mga kadre, pag dumating na ang point, nasa 4.5 below na po yung pH level ng ating soil, so possible po, nasa 30 below percent na rin yung absorption. So, pag nangyari po yan, pag nagtapon po kayo ng 10 sacks, assuming 10 sacks at abono, tapos yung pH nyo is below 4.5 something, so yung kakainin na lang ng plants is 3 sacks na lang, 30%. Yung 70% is magiging waste po yun, mga kaagri. Itatapon po yun. So, magiging waste lang po kasi hindi na makaya kainin ng ating mga plants yung nutrients na ibinigay po natin sa plants dahil po sa asin. So, yun nakakalungkot. So, pag ito po, mga kaagri, ma-address po natin ito, yung acidity level ng soil, may balik po na to into normal pH. Kahit ko konti na lang po, mga kaagri, yung abono na itatapon mo, magiging okay pa rin yung harvest natin. Kasi bakit 100% nakoconsume ng plants yung mga nutrients na nasa lupa. So, yan po yung negative effect, no, mga kaagri, pag gumagamit sila ng maraming chemicals. Okay?
hindi lang po sa lupa, pati rin sa tao, magiging side effect din ng kinakain natin. Yun din ang nakakalungkot na hindi po natin yan dapat parang walain lang, no? Dapat bigyan natin ng malaking concern po yan kasi tayo po yung mga kumakain, no? Ng mga produce ng farmer. So, soil losses, water holding capacity. Tama po. Pag acidic po ang lupa, hindi na po sila nakaka-absorb ng tubig. So, ibig sabihin, pag dumating po ang tag-init, sira-sira talaga ang lupa, tumitigas ang soil. Kasi hindi na po nakaka-hold ng tubig. Pag nag-rain po, umulan, hindi na napupunta sa ilalim ng lupa yung tubig kasi naaagos na lang. Parang dumadaan na lang sa lupa. And then, kaya po nakukos kayo ng flooding. Hindi na na-absorb sa internally sa ilalim. Dahil wala nang absorption yung ating mga lupa ngayon. So, wala nang water holding capacity. Kaya maraming gumagamit ng CHC Agritech. Nagtataka sila kasi kahit hindi po sila nagwatering, hindi po sila nagpapatubig sa kanilang mga gulay, nakalimutan ba nila or nalipasan ng ilang araw. So, kahit hindi po nakapagpatubig, maganda pa rin ang resulta ng kanilang mga gulay. Kasi nga, yung mismong lupa is nag-create ng mga moisture na which is magkakaroon po ng tubig, no, doon sa ilalim na which is makukonsume ng ating mga gulay or mga pananim. So yun yung advantage pag naka-CHC Agritech po tayo. So ngayon, ito po dapat natin maintindihan yung symbiotic cycle. No? Kung ano ba talaga ang function ng microbes? Tayo kasi, ang binibenta po kasi natin technology is microbe. Dapat po natin tandaan na hindi po tayo fertilizer para mas maliwanag po. Hindi po tayo katulad po ng iba na mayroong mga NPK na nakalagay. Tayo po ay living organism na binibenta po natin at which is ito po ay ina-apply directly to soil. So bakit po yan ang kailangan ngayon? Hindi yung mga fertilizer na. Although kailangan din yun. Pero sa ngayon kasi, kailangan ma-address natin yung problema ng lupa para lahat po ng mga fertilizer na nilagay ng farmer ma-absorb ng plants. Kasi pag hindi, useless po yung tinatapon nilang fertilizer. Magiging waste of money po yun. Kaya yan yung nagiging problema ngayon. Failure, maraming insekto, inatake ng mga fungus, inatake ng mga bakterya. Dahil yung mismong mga defense mechanism o yung mga defense sa soil, wala na po ngayon kasi bakit? Or meron man po konti na lang dahil po sila po ay na-eliminate or namatay na po yung mga living organism natin na sa lupa. Na sana yan po ang binigay ng Diyos at dapat sila andyan to protect the plants or to protect our soil. So, tingnan po natin. Makikita po ninyo na ang plants kailangan po ng carbon dioxide o CO2. Kailangan ng sunlight, kailangan ng tubig. So ito pong carbon dioxide, libre na po yan kasi tayo po, human being, ay nagpo-provide ng carbon dioxide. So libre na po yan, binigay po ng Diyos. Tubig, libre na rin po yan. Andyan, ulan, andyan po yung irrigation. So water is free. Depende na lang po sa iba kung binibili nila. Pero binigay po ng Diyos yan para sa pananim ay libre. Ang araw po ay libre. Andyan na po yan. So yan po ang kailangan ng mga plants para po maganda ang tubo. And then sa ilalim po ng lupa is nakikita po natin mga bacteria, fungi. Ayan. Cyanobacteria, bacteria, fungi, actinomyces. Alam ba nyo mga ka-agri na yung product po natin ay yun mga yan na yan. Yung sinasabi natin mga bacteria, fungi. Yun po yung content ng ating product. So, yan po ang kailangan ngayon ng lupa. Bakit dito sinasabi na itong mga bacteria, protozoa, fungi, actinomyces, ito actinomyces, meron din tayo dyan, nasa product po natin yan sa loob. Ito po kasi sila, ito po yung gagawa, imagine mo, ito po yung maggagawa ng mga minerals or NPK na sinasabi nila. So, siya po ang magpo-process niyan. Sila po ang magtatrabaho niyan kasi yun yung trabaho nila. Ang ginawa lang kasi natin ng mga farmers is pinatay po sila na-eliminate po sila. Kaya wala na pong gumagawa ng mga minerals sa soil. Actually, ang lupa abundant lang po yan. Hindi po yan nauubos. Kaso lang, wala nang nagpo-process. Dahil wala na pong mga bacteria or good bacteria sa lupa. Ang meron ngayon mga bacteria sa lupa, ito yung mga pathogenic, ito yung mga bad fungus and bad bacteria na which is sila yung nagco-cause ng disease sa plants. So sila yung ngayon ang marami. So yung mga good bacteria yung wala na or kukunti. So titingnan po natin, ang ginagawa niya is enzyme, di ba? Ang enzyme is maganda magiging pagkain. Madali po ang tinatawag na process or
madali matunaw ang mga nutrients na kailangan ng plants, so, or madali ma-decompose ang mga organic matter or yung mga dami or yung mga damo, madaling ma-decompose. Kasi ang mga organic matter like vermicast or iba pang mga organic fertilizer, kailangan pa rin yan ma-decompose ng microbes. Kasi kung hindi dadaan ng decomposition, hindi tayo magkakaroon ng mga pagkain ng plants. So, decompose muna bago maging minerals po yan or maging pagkain ng plants. So, kailangan ng proper decomposition, which is, ang nagde-decompose is the microbes. So, gaya po din ng mga humus, kasi ang nag-create ng humus, mga microbes. Kasi yung decomposition po, yung magpagtutunaw ng mga gumawa ng mga antibiotics po yan, kailangan ng plants para mas mabilis yung sila. So, sino po ang gumagawa? Is ang microbes. So, imagine mo, tayo pala ang dahilan bakit nagkaroon ng mga humus. Because of the microbes. So imagine nyo yan mga ka-agri, kaano ka-importante yung ating product. Eh, kailangan lang talaga ma-position ng tama ito sa mga listener o sa mga farmers na yung product po natin ay kailangan po nila. Hindi po ito secondary, hindi po ito yung sige lang, okay lang yan. Hindi, dapat ito una, ito ilagay nyo, ito, kasi ito yung kailangan. Para lahat ng ilalagay na mga inputs, magagamit po ng plants. So mas maganda ang resulta pag andyan yung ating products. Okay? Kasi microbes po tayo. So siya ang gagawa ng enzyme, siya ang gagawa ng mga minerals. Lahat po ng klaseng minerals na kailangan ng plants, kaya po yung gawin ng ating microbes. So, gaya po ng nitrogen. Ang nitrogen, meron diyang bacteria na tinatawag na nitrogen-fixing bacteria like the actinomyces. Mga nitrogen-fixing bacteria yan sila. So ang gagawin po nila, i-convert nila yung nitrogen na sa hangin, sa air, at convert na into urea. So imagine nyo, no? Kasi yung mga farmer ngayon, hindi naman nag-a-apply ng antibiotics. Nag-a-apply ba sila ng antibiotics? Hindi naman sila nag-a-apply ng mga enzyme na yan. So, kasi bakit? Kung i-apply po nila, saan sila bibilin yan? Paano nila ipoproduce yan? Yung magpoproduce talaga, yung ating CHC. And then, gagawa din ng growth hormones or growth regulators. Di ba nga, pansin nyo mga kagri, lahat siguro yung iba dito gumamit. Yung palay, bakit yung palay, kahit inbred, pero yung itsura hybrid. Kasi bakit? Yung hormones ng ating mga plants is talagang nai-utilize. So mas lumalaki sila, mas mabilis silang tumubo because of mga growth hormones na meron. That is natural growth hormones. Hindi sa yung katulad ng ibang nag-apply sila ng mga chemical growth hormones. Atin is natural. So imagine yung mga ka-agree, ito pa lang symbiotic cycle. Ito pa lang, wala na. Game over na. Actually, game over na in the market. Kung maayos lang ito, may present. Game over na po ito. Kasi walang sino man mag-contest ito or magsabi na hindi po ito totoo. This is very true. Kaso lang, wala pong right technology yung Philippines. Wala tayong magandang mga microbes. Kaya po, ang pinapromote nila karamihan is yung mga made organic fertilizer na. Yung gawa na siya, yung may mga NPK na. Which is galing pa rin yun sa decomposition ng mga microbes. Pero ito sa atin kakaiba. These are mga microbes na design po sa lupa. Kaya game over na supposed to be kung ito po ay mapailiwanag lang po sa mga farmer na mas kailangan po nila yung product natin. Okay? So, ito yung ating mga product. 21 beneficial microbes. Imagine yung mga ka-agri. Wala po tayong makitang ganito karaming mga microbes. So sa ating mga product, na-incorporate po yan sa activator, sa farmer's friend, pinag-combine po yan ng ating formulator. So kasi iba-ibang mga function naman ng ating mga microbes. Gaya po ng bacillus pomulus, lactobacillus. Karamihan po ng bacillus pomulus, lactobacillus, nasa probiotics po natin. Karamihan at saka sa aqua life. So yung mga rhizopus na yan, yung mga penicillium na yan, yung actinomyces, karamihan andito po yan sa farmer's friend. Yung mga trichoderma na yan, yung phototrobacteria, absorbator, at iba pa, yung mga fungus, nasa activator. Kasi karamihan po ng mga fungus, nasa activator, especially yung trichoderma or the decomposer agent. No? Ayan po. So a total of 21 beneficial microbes po tayo meron. So, and we are lucky, tayo lang po ang meron na ganyang technology. Kaya we are so lucky, maswerte po tayo. I can guarantee you, 2 to 3 years from now, tayo po yung magdodominant sa Philippine market. Hindi lang sa Philippine market, but globally possible pa yan. Kasi ba nga, this is a Japan technology, hindi naman sa atin yan. Kasi wala tayong kakayahan mag-produce nito
ng mga microbes. So, and we are lucky sa tulong po ni CHC, ni Classic Corporation at ni Dr. Kamikawa, nag-combine po sila, product po nila, yung marketing arm na ginamit nila, yung CHC, yung Classic. Sila po ang nagmamarket sa entire Philippines exclusive nitong product. Ayan. So, ayok, may natutunan po tayo na yung gabi. So, 21 beneficial microbes. Kung ito po ay pag-aaralan po natin, matagal po ito. Kasi each product, each microbes, may kanya-kanyang function. Like the rhizopus. Ang rhizopus, pagkakaalam po, siya po yung tumutulong para maprotektahan po yung mga kaugatan ng ating mga plants. Kasi mag-i-stay po sila doon sa ugat kung saan magkakaroon ng depensa para yung mga bad fungus hindi na po makaka-penetrate sa mga ugat ng ating mga plants. Ayan. Gaya po ng penicillium, a provider of antibiotic. So marami, no? Actinomyces, sabi ko na, is a nitrogen-fixing bacteria. Saccharomyces is ang uri din ng nagpo-produce ng maraming antibiotic sa maraming function, but hindi na po natin ito itatackle. So, yung ating agritech ay dumaan po sa mga proseso. May mga certification po tayo na talagang nagpapatunay na we are complied sa mga requirements sa local government or sa national government. So ito po yung product natin, Activator. Meron din tayong Farmer's Friend. MaxiGrow. Ito lang MaxiGrow po natin. Isa foliar po ito, foliar fertilizer po ito. Kasi itong MaxiGrow, matatawag pong fertilizer dahil meron na po itong NPK. Okay, nitrogen, phosphorus, potassium. Makikita po sa likod ng ating product. Then probiotics and aqualite. So yan po lima yung ating product po. Okay, i-check muna natin yung kanyang bacterial count. So sa kabila po, ito yung makikita natin, yung bacterial count. Hindi po natin makikita dito yung NPK o yung sinasabi nilang nitrogen, phosphorus, potassium. Hindi po yan makikita kasi yung product po natin, pag nilagay sa lupa, doon na po sila gagawa ng NPK. So ito po yung bacterial counts natin. Kung i-compute po natin yan, that's 700 million per gram. So each gram po is meron pong 700 million microorganism count. So sa isang kilo, that's trillion. So napakadami po nila. So kaya po yung effect, pag in-apply po natin sa lupa, 7 araw po, o 5 to 7 days, may makikita na po tayong effect sa soil at sa plants. Yun po yung efficacy ng product natin. Mabilis po, hindi po tulad ng ibang organic fertilizer na sinasabi nila or yung mga ina-apply nila, umabot ng matagal bago makita ang effect. Sa atin naman is less than 7 days, may makita na po tayong resulta sa ating product. Okay? So, Activator. Ang Activator po natin is naka-focus po ito sa saan? This is best for solid waste management, water treatment, sludge, landfills, boilers, livestock pens, and farm. So, ang Activator, ginagamit po ito mostly, dati po, is ginagamit po namin ito sa mga basura. Yung pagpa-eliminate ng mga baho at saka langaw. So, ang Activator po kasi is karamihan po ng content niya is fungus. Na pag na-spray po niya, may fungus at bacteria din ito. Pag in-spray po natin yan sa babahong lugar, isang minuto po, less than a minute, makaya po natin tanggalin agad yung amoy. So kaya po, mabenta ito sa mga LGUs. Kasi yung mga LGUs natin, may mga basurahan sila, landfill sila, or may mga merkado sila. So yan, sinubukan ko itong i-market, which is nakakuha tayo ng mga government transaction dahil sa Activator. So kasi yung ginagamit mostly ng local government is mga toxic pa rin, no? Kaya hindi minsan nakakalungkot na they are promoting Ecological Waste Act kasi may batas tayo. Pero nakakalusot pa rin yung mga chemical na ginagamit. Dahil wala silang nakitang right technology na pwedeng i-replace like sa mga chlorine, yan. So this product, talagang kung mapapademo lang, mapapakita natin yung effect niya, talagang mapabili yung ating mga clients. So yan po yung ginagamit natin. So ginagamit din natin sa livestock, no, sa mga babuyan, manukan. So grabe po yung amoy, grabe yung langaw. So this product can help a lot para ma-address po natin yung mga problema ng ating mga big farm operator, especially sa livestock. Ayan, no? So ginagamit din natin as composting agent. Kaya nga itong product natin, kung mapansin po natin, ginagamit natin sa mga farmers, sa basakan or sa rice field kasi mabilis ma-decompose yung mga uhot or yung mga dagami or tamo doon sa palayan. Kaya mabilis siya because this is kasi yung product po natin is master decomposer, no? At safe po ito for human and animal. So napaka-safe po ito. Hindi po ito harmful. Kahit mainom po ng tao,
or ng hayop, safe na safe po tayo dito. Okay? So, gaya po nito, dito sa aking area, isang munisipyo na bumili po ng product, umabot po ng 223,000 pesos sa unang purchase. Bumili lang po sila ng 100 kilos ng activator. Kasi na-try nila, maganda. So ngayon, ginagamit nila. So actually, yung Tapitan City, gumamit po yan sila. And the LGUs of Artilim sa Bolasibuga, gumamit din sila ng Prada. Kasi bakit? Nakita nila na makakatulong. At napaka-safe. No? Napaka-safe sa health ng kanilang mga constitution, constituent at yung nasa landfill o nasa basurahan, mas safe kasi bakit yung nag-spray doon hindi harmful sa kanilang health, kaya maganda yung ating product. Ayan, no? So zero odor in just a minute, tama po yan. Subukan po ninyo i-apply ito in just 1 minute, makikita nyo yung effect ng ating product. Okay, so ang activator ngayon is napakalakas ibenta o napakalakas ng sales dahil po sa ating agrikultura, dahil ito po ay ginagamit for land preparation, especially sa rice field or kahit anong mga pananim, ginagamit po yung activator sa land prep. Bakit? Yung sabi ko kanina, yung activator kasi mabilis yung decomposition ng mga organic matter na sa soil. Kasi pag mabilis ang decomposition, mabilis yung pagbulok or pag-process, mabilis yung mag-available yung mga yung mineral sa soil. So kailangan talaga ng decomposition. Kaya pag walang activator, matagal po yung mga damo na mabubulok po natin o matidecompose at magiging pagkain. So we need the activator. Kaya ina-apply po ito bago magtanim. Or kung may tanim na, kailangan pa rin applyan ng activator. Kasi sabi ko kanina, more on fungus siya. Nakaka-eliminate din siya ng mga fungus. Remember, ang labanan ngayon sa soil is biological control. Fungus to fungus, magpapait po yan. Bad fungus, good fungus, magpapait po yan. Paramihan lang ng count. Kung mas marami yung bad fungus, pag naglagay ka ng activator, kung mas marami yung bad fungus, so mas ma-didipit yung ating product. Pero this is trillion na kasi, marami siya. Kaya kaya natin i-dipit yung population ng mga bad fungus sa soil. Kaya malaking tulong po yung activator pag nag-apply po tayo, kasi napapansin po natin yan, mai-eliminate po dahan-dahan yung mga sakit-sakit sa soil, especially mga fungus problem and bacterial problem. So kailangan talaga si activator pang eliminate. Okay? So ginagamit din si activator sa land prep, hindi lang po yung pag-eliminate sa fungus, yung proper decomposition yan. At ito ring product po natin, andito rin kasi si penicillium, si saccharomyces eh. Now, which is provider po ng antibiotic sa soil. So, makakaproduce siya ng maraming antibiotic para pag nag-transplant po, nagtanim, hindi nagkakasakit yung ating plants. Kung meron man, at least minimal, or kung meron man din, mabilis yung recovery nila. Okay? Mas mabilis. So, mas malaki yung chances na mabuhay yung plants kaysa wala si activator. So, ayan, no? And, syempre, si activator, it also helps reduce or yung pH level, no, especially manonormalize in pH level, nakatulong to si activator. So ginagamit si activator sa rice field, sa corn, all sa lahat, no, sa lahat ng crops, kahit po sa fish pond. Ayan, ginagamit po natin yan sa fish pond, sa livestock. O bakit sa fish pond? Kasi ang fish pond may lupa din yan. Ang fish pond ngayon, ang main problem ng mga fish pond ngayon, mortality, mataas yung mortality. Mga soil disease ang dyan sa lupa ng fish pond po natin. Yung baho po ng mga fish pond, yung amoy ng putik, maraming bakterya na rin yan. And ano pa, yung lumot, hindi na po tumutubo. Kasi bakit? Wala na pong mga minerals ang lupa. Depleted na rin. So kailangan ng activator, kailangan ng microorganism para mag-reproduce ng mga minerals at mawala po yung acid ng lupa at magkakaroon ng mga algae or lumot or lablab na kailangan ng ating mga fish pond, no? So activator, isa sa mga key ito ngayon. Actually, ang dami ko na nare-rehab ng fish pond ngayon because of activator. Siguro ang bago kong mga kliyente siguro umabot na sa mundo dito sa Sibugay, mga 300 hectares yung bagong bayad namin na nare-rehab. Then some sa Manila, mga 300 hectares din. Oh, so kasi ito ng mga kliyente ko, hindi lang masyadong nagpapakilala ba, kumbaga. Hindi sinasabi yung kanilang ginagamit na technology, secret.
Bakit? Hindi ko alam. Ayaw kasi nila malaman na yan ang ginagamit nila. Pero me, alam ko, sino sila gumagamit. Kaya nasabi ko po, no? So, activator. Kaya nga, makakalang po ito nga minsan mga ka-agree, yung mga user po natin, sila mismo ang hindi nagsasabi sa mga kapitbahay nila o kakilala nila. Eh, Filipino attitude eh. So, hindi natin alam bakit ayaw siguro nila maging kompetensya. Ayaw din kasi, baka ayaw nila maging maganda rin yung kanilang farm. No? So, kaya nga, andito tayo. Keep on promoting, keep on advertising the products hanggang sa umabot din sa mga sa kanila na hindi pa nakagamit. Okay, activator. Kaya ang activator, nako, napaka-benta po nito mga kagri. Tingnan nyo na lang palibot ninyo kung may lupa. Kung may lupa, ibig sabihin market po natin yan. Lahat po may lupa, market po natin dahil they need activator. Kasi ang ganda po. Wala pong ibang kasing solusyon eh. Wala, hindi naman pwede chemical ang gagawin, ang gagamitin to rehab the soil. Chemical, paano mag-rehab? Paano gagaling ang lupa? Kung chemical pa rin, ito yung atin, yung kailangan nila. So imagine nyo kagri. Dapat mas i-promote po natin ito kasi they need us. Mas kailangan nila tayo. Okay? So I hope may natutunan po tayo. Okay? So proven to eliminate the pathogens, activator. Then farmer's friend. So ang farmer's friend naman, ini-apply po ito sa lahat po din ng plants. Okay? Plants. Except fish pond, hindi po natin ginagamit ito. Sa lahat ng plants, okay, like rice, corn, fruit bearing trees, vegetable, high value crop, food crop, ornamentals, lahat. Kasi ito naman na farmer's friend, nag-i-increase po ito ng harvest. Mas dumadami po yung bunga. Mas dumadami po yung bunga ng ating mga plants. So, ito rin ay tumutulong sa pag-accelerate ng growth of plants dahil po sa mga growth hormones na meron dito. May mga microbes po dito na nagpo-process ng mga growth hormones. It also help neutralize the acidity para mas madami po makain yung plants. Pag na-neutralize yung acid, yung pH level na normal, so lahat po ng available na nutrients sa lupa ay makakain na po ng plants. So marireduce din yung organic input, kaya pala no, marireduce because of farmer's friend. So kung gumagamit sila ng 100%, 50% na lang yung gagamitin. So imagine yung mga kaagri, ang laking tipid po yan sa farmer, 50%, magkano ang sako ngayon? 2005, 2006. Imagine mo pag na 50% mo yan, tipid yung farmers dyan. Grabe, no? Kaya napakagandang market. Improve roots development and soil rejuvenator. So, andyan si farmers plan. Ina-apply po ito, pwede po natin aluin po. Ihalo po natin lang sa mga fertilizer na ginagamit ng ating farmers. Pwede po nila aluin, then itatapon lang po sa plants. Okay? Pero yun na nga, i-recommend natin na mag-cut sila ng 50% ng kanilang mga synthetic fertilizer pag gumagamit si farmer's friend. Ayan, napakasimple lang because farmer's friend can provide all the nutrients needed by the plants. Okay, kayang-kaya nila i-provide. Bigyan na natin ng time. Kaya nga nagka-cut tayo ng 50% kasi hindi man agad-agad 100% sa isang application lang, okay na agad yung lupa. Hello, imagine mo 30 years, 40 years, 50 years, even 100 years na tayo gumagamit ng mga chemicals. Ang tagal na. So wag niyo po natin naman sabihin na isang application lang ng ating product, okay na pong lahat. Hindi naman ito magic, no? So kung gumastos ka ng napakaraming pera noon, dapat mas gumastos ka ngayon. Dahil yung produkto natin, ito yung maibabalik po natin. Yung ating normal na pagsasaka. Maibalik po yung production, yung productivity ng ating farm. Imagine nyo mga ka-agri, may napunta na akong farm bago lang. Wala kalungkot. Wala kang halos pakitang buhay na pananim niya. Halos lahat. Dragon fruits, gulayan, maisan, halos lahat. Grabe damage attack by fungus. Saging niya, panama disease na. Lahat na ng diseases ata nakita ko. Doon na sa farm niya eh. Kaya surrender siya, sabi niya. Million-million na daw ang nagagastos. Wala pa rin resulta. Yes, bakit po ng resulta? Soil na ang problema. Kahit anong pang application niya doon, wala nang mangyayari. Nasa lupa na lahat yung sakit. Okay, so hopefully, hindi mangyayari po ito sa ating mga farmers. No? Kung mangyayari po yun, ako, delikado yung food security ng bansa natin. So, andito naman tayo para isa tayo sa mga instrumento na tutulong sa ating mga farmer. Kaya let's promote and advertise yung ating product, CHC AgriTech. So, ito, sample ko lang ito. Dito sa Buanga na may unang ito yung unang storya na unang pasok ko sa AgriTech
So wala pa ako masyadong alam kasi hindi naman ako agriculture graduate eh. Natutunan ko lang to along the way, experience and training by Kamikawa. So kaya natutunan natin, training with Peter Miram, kaya natutunan natin. So ito, gumawa kami ng demo. Siyempre, nung umpisa, nagde-demo kami. Ang maganda dito sa demo na ito, wala kaming ginamit agad kasi parang challenge to sa amin. Eh. Sabi ng farmer or ng agriculture office, yung opisina ng Zamboanga, walang gagamitin na abono dito. Walang chemicals, wala lahat. Purely CHC lang. Sabi ko, sige, subukan. So, malakas yung loob ko. Sige. So, and good news, walang ginamit na abono kahit na isang sako lang, wala talaga, zero. So, and previous harvest nila is 80 sacks. So, ngayon, nasa 100 sacks muna po tayo, no? Nung nag-harvest po tayo. So, imagine mo, tumubo po siya ng ilan? 30 sacks. Imagine mo, wala pang gastos na abono. So, ganun katindi yung ating product. So, pero yung application ginawa dito, iba. So, 6 application po yung ginawa namin. Okay? Ayan. Okay, excuse muna. Water muna ako. Ayan. Then, hanggang sa paunti-unti, dumami yung mga user na natin. So, hanggang sa marami na po ang nakakapansin ng product, marami na rin mga marites na mapansin yung produkto natin. Kaya, kahit sa mga fruit-bearing trees, ginagamit natin. So, dumadami na po yung mga harvest nila. Yung mga maisan po natin na maganda na rin yung production. Yung mga manggahan natin ngayon na yung problema is less yung productivity dahil mas marami po yung nahuhulog na tawag nito, yeah, bulaklak kaya wala nang maiwan na para maging bunga. So alos lahat nahuhulog na lang kasi depleted na nga yung lupa. Okay? So ayan, from 20,000 na bunga naging 100,000 na bunga. So ganun po kalami yung increase ng kanilang production. So hanggang sa nabigyan po tayo ng opportunity na manalo sa bidding at nakapag-deliver po tayo ng unang purchase namin sa Zamboanga na umabot po ng almost 14 million pesos dahil po sa nakita nila na maganda yung ating product. So hindi naman talaga bibili ang ating LGU pag hindi naman talaga proven sa kanila. So hanggang ngayon how many years na nakalipas, is still patronizing our product. Bumibili pa rin sila because nakita nila yung effect ng product. Okay? So, ayan. This is proof of evidence na ako talaga ang nag-deliver. Each barangay level, each district na each mga district ng field office ng agrikultura. So, personally kuhin natin yung mga product. So, MaxiGrow naman is a foliar fertilizer. Ito naman ay ginagamit natin pang spray sa dahon para mas ma-sustain yung minerals na kailangan ng plant. So ito ay ini-spray natin early in the morning or late in the afternoon kasi pinapa-spray po natin yung dahon kasi doon siya pumapasok sa stomata or sa stomachs ng ating mga dahon para directly ma-absorb yung nutrina at mako-consume ng plant. So MaxiGrow foliar fertilizer. Napaganda ng MaxiGrow po natin dahil very quality yung pagkagawa at very effective po. Ayan. Probiotics naman natin. Itong probiotics, malaki po yung market eh. Napakalaki yung market. Actually, isa to sa mga mabenta sa akin. Dahil ang problema ngayon ng mga livestock, una-una po, yung mortality rate, marami pong problema sa mortality rate, especially yung mga poultry farms. And then, yung growth. So, mas maganda po kasi kung ginagamit yung probiotics kasi ma-minimize natin yung mortality at yung growth mapabilis po natin. So, kaya at maganda sa probiotics is yung consumption ng feeds, mas makakatipid po tayo mga lagi. Okay? So, kailangan.
Then sa mga layering din, mas mapapaganda natin yung quality ng egg, yung sizing ng egg, mas maganda. So, mas kailangan to ng farmer ngayon kasi alam ko mas nagmahal na rin yung pagkain natin ng mga feeds. So, mas kailangan nila ito isabay sa kanilang painom para yung consumption ng kanilang feeds mas bababa. Okay? So, si probiotics. And then natin is, next natin is, ayan. Ayan. Aqualife po, no? So, yung Aqualife naman is, ang lakas ngayon nito ng Aqualife. Especially yung climate natin, palaging umuulan. So, ito yung nagbibigay ng tinatawag nating high survival rate sa mga alaga nating prawns, tilapia, bangus, hito. Kaya maraming gumagamit ng Aqualife, nasusurvive talaga yung kanilang mga buhay na alaga. Mas marami yung nakukuha nilang harvest compare sa hindi sila gumagamit ng Aqualife. And then yung growth, mas mabilis yung growth. Mas mabilis yung growth, mas mabilis yung harvest. Then yung mga lumot din, mas dumadami yung algae. Kasi yung algae kasi yung pagkain ng mga isda eh. So mas maraming algae, mas malaki yung tipid ng farm operator kasi hindi na siya magpapakain ng feeds. So yun yung maganda with Aqualife. Ayan, no? So, gaya ng aking client, matagal ko na tong kliyente hanggang ngayon, mag 3 years na. So more nasa 50 hectares na yung development niya. So ang ganda po ng kanyang lumot production ng algae. Ayan, no? Tingnan yung algae. Hanggang sa pag-harvest na lang, no? Hindi kayang ubusin ng bangus yung kanyang mga lumot. Hanggang harvest na lang, may lumot pa rin. Tingnan yung mga kagri. May lumot pa rin yung kanyang pan hanggang harvest. Ang iba kasi, nauubos yung lumot. Kaya nga, minsan, nagdadagdag sila ng mga feeds kasi ubos na yung lumot. Sa atin, hindi kayang ubusin ng bangus yung dami ng algae na produce po. Kasi nasa lupa talaga, yo. Tumutubo talaga sa lupa. Ayan. Kaya malalaki yung mga bangus natin. No? Malalaki yung mga nakukuha nating isda. Dahil sufficient yung food supply natin sa kanila. Because of the activator and Aqualife combination. So, ayan guys. No? So, let's end our presentation tonight. Kaya ako po ay nagpapasalamat at kayo po ay nakapag-attend. So, maraming salamat at magandang gabi ulit.